Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So this is for fire sign Aries Leo. Sagittarius, take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. And kung bago ka lang sa ating channel, feel free to hit the subscribe button. At yan. At ma-appreciate ko yung pag-like ninyo, pag-comment ninyo dito sa ating pinaka-video na ito. Kahit po smileys lang, heart, tuldok, kahit tuldok lang po, ay nagpapakita na yan ng malaking suporta sa akin. Maraming salamat po. So again, this is for fire sign. Actually, this is for love and money, ano. And yeah, let's start your reading. For fire sign, please. For fire sign, please. Let's start sa love. Tapos saka natin isunod yung money. Love reading for fire sign. Whew. Oh. Meron ng person na parang nagdi-decision siya kung magte-take ng actions ba siya sa'yo. This person is actually feeling sad right now with the Five of Cups. Sobrang nalulungkot siya. Pwedeng itong person na ito is either nag-iisip siya kung magta-travel, either something to do with pagta-travel. So pwedeng gusto niya mag-travel to see you para makasama ka. Pero hindi niya sure kung ganun pa rin pa ba yung attractions na nararamdaman. Or possible ba na pag nag-travel siya is maging kapantay pa rin yung attraction na nararamdaman niya sa'yo. Kung kaya mo bang ibalik ito sa kanya. This person sees you as the star. So his or her wish fulfillment. Nakikita niya talaga ikaw pangarap. Gusto ka niya. Talagang malaki ang paghanga sa iyo nitong person na ito. And the Six of Pentacles, this person wants to help you kung ano man yung problema ang nararanasan or meron sa iyo ngayon, parang willing siyang tulungan ka. And then tell me more about this person. Yeah. More on pagta-travel lang nakikita kasi natin dito sa person. You could be dealing with the person na malayo sa'yo. Pero gusto niya mag-travel to see you. And a lot of patience lang, ano. Medyo hindi lang masyado nagmamadali. Kasi nga, it requires a lot of the full energy which is pag-take ng risk. Kumbaga, willing ako mag-take ng risk sa'yo. Pero it requires a lot of money. So yung person na ito, pwedeng kinakailangan niya munang mag-save, mag-ipon, and iayos or i-increase ang kanyang income, ang kanyang finances before fully makapag-desisyon kung siya ba ay gagawa ng actions or lalapit sa'yo. So maybe, wait lang, gusto ko mag-take ng risk. Pero wait lang, kailangan ko muna ayusin ang aking finances. Kailangan ko muna mas umaman, ano? Yun yung nakukuha natin sa person na ito. So, possible na may mga karma na dumadating sa buhay nitong person na ito when it comes to his or her finances, career. May mga endings tayong nakikita niyan with the tower and maybe new beginnings na kung bakit natatagalan na itong person na ito kasi nga yung kanyang money is pwedeng hindi pa okay sa ngayon. And then this person is like, marami siyang mga kinakaharap na kaaway or kalaban dito. So that could be person dun sa area niya or people sa area niya na may problema pa siya or cargo pa siya, no? But this person is, kung okay lang sana yung kanyang finances at kanyang career, malamang nakapag-decide na agad itong person na ito regarding the lover's energy, Gemini energy. So, regarding sa relationship or connection ninyong dalawa. Kasi gusto niya naman talaga na i-level up ang connection, ang relasyon ninyo kung may sapat na finances lang siya. So, maybe pinaka-major problem with the shadow side is yung finances. Ayan, especially kung nakakaranas siya ng endings dito. And, yeah. Let's move on to the next part ng ating reading, which is money reading na, no?
Mother reading for fire sign. Mother reading for fire sign, please. What do we have here for fire sign? Pagdating sa iyong money. One last shuffle. Thank you, Spirit Guys, Angel Guys, for fire sign, please. Ano ang messages for money sa ating mga fire sign? Oh, there's the Three of Cups, the Two of Wands. Okay, tell me more. Okay, there's a best friend or friend energy na nagpaplano na makipag-reconcile, makipag-meet sa'yo, maybe to offer you something with the Page of Cups. Meron siyang offer, ano? This person, nagpaplano na siya, and especially kung ikaw ito na nakakarana, or guys, maybe the energy is the other way around. Pwedeng siya yung mag-offer. Or ikaw ang mag-offer dito sa person na ito. So, pwedeng baliktad ng energy. So, I don't know. Bahala ka na ilagay ang sarili mo doon. Pwedeng may person na nagpaplanong lumapit sa'yo para makipag-reconcile, makipagkita. Could be a best friend, a friend, who, or maybe someone who is younger than you para mag-offer ng something kung ikaw ito ang namumblema sa pera dito. Like maybe nakakaranas ka ng mga endings dito, and then ito person ito, sige na nga, offeran ko siya kasi may alam akong trabaho, opening, ganyan. Kung baliktad ang sitwasyon, okay, if you are this person na parang okay ka naman, surrounded ka naman by people na willing tumulong sa'yo, then you don't need anybody else na dadagdag pa sa pagtulong kasi meron ng mga taong tumutulong sa'yo and okay naman ang finances mo, yung iba sa inyo. There's this person naman na maaaring siya yung makikipag-reconcile, nagpaplano makipag-reconcile dahil siya naman ang may kailangan na tulong mo. So, bahala ka na doon. Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Kung ikaw itong nasa okay kang sitwasyon, may taong humihingi ng tulong or gustong humingi ng tulong sa'yo, nagpaplano na siya lumapit. Kung ikaw naman ito medyo negative, siya naman yung gustong mag-offer sa'yo. Okay, all in all, maganda kasi una sa lahat, kung siya yung lalapit at ikaw yung okay-okay ang finances mo, ibig sabihin, ikaw yung medyo sinuswerte dito, siya yung medyo minamalas-malas, yung kailangan talaga niya ng tulong. And then, mas maganda yung nakakapagbigay tayo ng tulong or may kakayahan tayong magbigay ng tulong kesa tayo yung nangangailangan ng tulong. At kung ikaw naman ito nangangailangan ng tulong, maganda pa rin para sa'yo kasi may taong ang willing magbigay ng tulong para sa'yo, okay? For fire sign, please, pagdating sa money. Yeah, nakakakita tayo dito ng kagalit, kaaway. Masyado kasi siyang makasarili eh. Five of Wands. Be careful of this person. Masyado siyang makasarili. Pwedeng may partnership or even relationship na involved sa inyong dalawa na possible mag-end yan with the Death card. Scorpio energy. Ayan, Two of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Kasi nandun yung pag-aaway, pagiging makasarili at pag-iisip na parang self-centered yung isa eh. So kung may partnership na involve, kung ikaw ay may kapartner sa trabaho, sa business, masyadong gusto niya siya yung nasusunod, siya, masyado siyang, at saka hindi na siya nagiging totoo sa'yo. So a partnership ang possible matapos because of this, dahil hindi nagiging totoo ang person na ito sa'yo. So be very careful, okay? Any more messages? Last messages for fire sign. Okay, the last message for you, we do have here the Tower. And then, the Six of Swords. Kung ano man yung mga natapos, kailangan na mag-move on dito. Lalo na kung may tapos sa job or career or any contracts na natapos na dito, you have to move on. And then, for the future, may naghihintay naman na mas maganda or success para sa'yo. Basta, huwag mo nang i-expect. Kung ano yung nawala sa'yo, forget about it. Okay? Move on. And then, panibagong chapter na naman ng buhay mo. Thank you for watching. I love you all. And bye-bye.